Yan po si Boy Tapa. May security guard doon na umawat. Buhayin mo yung sarili mo. Huwag kami mga bisaya. Alam kong mahina ka. Alam kong mahina ka. Tarang. Okay. Tapos na? Mm-hmm. Sige, nandito ngayon si Ma'am Cherry White. And then mamaya, subukan natin tawagan si Boy Tapang. Ang ating purpose dito, opo, ay para mapag-ayos sila. Sige, magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Okay. Dalo po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Sherry, yung problema. At susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Mm-hmm. Gano'ng katagal na po magkasintahan ni Boy Tapang? Start po nung December 13. This? Dito lang po, bago lang. Ah, wala pang 1 year, December 13. Okay. Well, sayo naman po yun, kahit papano, December, tatatlong buwan na kayo. Mm. E ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Niya, nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Mm-hmm. Nag-message siya sa akin na ipapatool po daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatool po ako. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, may matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Hindi mo natanong sa kanya ba't niya nagawa yon? Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yon, o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Eh bakit siya pa magpapatulpo eh? Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya, yung Facebook niya. Anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Eh nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan pa i-hack yung kanyang Hindi ko nga po alam. Hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na explain mo na sa kanya? In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sinasabi niya pa ako ng bad words na, ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. Tapos, nagkaroon po talaga ng down po. Ang meta po nung araw po na yun. Facebook, Messenger, and Instagram po. Yung po nag-down ba, po talaga. Alam niya at nasabi sa kanya? Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na, paanong hinahack eh nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na ba't ko gagawin yun, ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako kalmado lang. Sabi ko hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Marami siguro po dahil po ano, galit siya. Galit siya? Bakit po siya galit siya? Sir, matindi magalit yun, nakakatakot. Kaya nga, Boy Tapang eh. Upo, nakakatakot talaga. Eh, dapat prepared ka na kung nung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po, naipag-iwalay na ako eh. Ayaw niya? Ayaw niya. Siguro, give it a try. Kasi siyempre, ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter, yung pagkatao niya. Dapat tanggap sir, niya, credit ka. Sir, nung nagkakilala kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Hmm. Sobrang bait niya. Okay. Maganda yung sinabi mo. So, opo, ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag 360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan selos. Sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, di ba? Kasi, kung ikaw magkasintahang maganda, eh talagang marami kang problema diyan. Siyempre, natural. Sir, maganda. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit kasi, sir, retoke daw po yung ilong ko. Eh, wala nang masama kung retoke.
Oh, doon sa mga ano, mga selosa at seloso, eh wag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So, nagsiselos siya. Baka naman may pagbasihan man para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Yeah, pero ma'am, kasi wala siya rito. Subukan natin tawagan. Mm-hmm. Yung bank, okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. O, siyempre. Para akong prinsesa. Tama lang yon. Usually, ganun talaga pag naniligaw. Mm. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat, medyo pa yung pagbabago. Oh. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh. Nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami that time. Lagi kami nag-aaway. Laging punto selos. Siyempre ako nagsiselos din ako, pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa ano po yung sa Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasing lumabas sa video po na nanakit ako. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakit ako, bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako. Nagsiswimming po ako nung that time. Opo. Tapos, pag-akit ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, apat na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Mm-hmm. Doon na siya na-trigger. Nagselos siya, yun. So, may nagpa-picture sa yung mga followers, pinagselosan niya po yun? Mga taga Cebu, doon po sa lugar na yun. Natural lang po sa ating mga vloggers, mag-isigur sa kanya pag may nakikita mga followers nagpapapicture. Hindi niyo po naunawaan yun, bakit wala ho ba nagpapapicture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh, pag may nagpapicture. Kaso ang, kasi yung point po na yun, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpapicture sa akin, pinatagay ako. Doon sa may resort. Siyempre, katuwaan po kami yun. Pag-akyat ko, yun, nagalit na siya. Hmm. Anong dahilan daw bakit si Boy Tapang, siya pa sana magpapatulfo? Anong sinasabi? Pinahack ko daw po yung account niya, kaya ipapatulfo niya ako. Pagpapahack. Okay. Nawala naman pong basihan. Okay. Kayo ho ba willing, ma'am, na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na. Sayang naman po yung tatlong buwan. Ay, hindi po. Hindi ako manghihinayang dun. Eh, anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh gusto ko po kasi sabihin sa kanya na ano na kasi sa social media po eh tinitira na yung ano ko eh yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din tapos hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ah, ganyan pala yung babaeng yan, may matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko 'yun. Na 40 years old plus. Yun yung sinasabi niya na matanda ako. Tapos ito pa. Okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipag-relasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tatay nito ay alam niya po yun. Okay, so dapat hindi niya na sinisingil siya yun. Diniklara niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinaing? Sa social media, ano, ha? Yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung ano ko eh, kasi may mga nagko-comment sa akin, yung bag mo galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre, nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na, ano, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya, ano, kaya sabi ko, daanin, hindi po ako sumagot sa, ano, sa Facebook. Gusto ko, daanin na lang namin sa... Okay. Kasi ma'am, ito, kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato, kung yun po yung naitabi nyo o na screenshot nyo, yung mga pananalita na hindi totoo, pwede ho ma-cyber libel natin. Kung sino man yung gusto nyo, may kagagawa niyan. Lalo na sinasabi na ikaw ay walker, ikaw ay ganito, ganon, ganon. Na below the belt po yun. Tsaka po yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, sinabihan niya ng adik. Yun po, pwede natin makasuo ng cyber libel mga yun. Hmm. Nandiyan ho na preserve nyo yung mga post na yun. Hawak nyo pa po. Opo, may video. Sinend ko na po. Pwede ho kayo mag-cyber libel kung totoosin. Pero habang maaari sana, maiwasan natin
mapagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay. So, at least kayo po'y nakapagsalita na sa amin. Kapag siya'y pumunta rito, eh, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy Tapang, gusto ata magkipag-usap off-air. So, willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo off-air. Sige meron natang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, alam niya na pwede ka mag-cyber libel doon sa mga sinasabi mo. Pero ikaw ba, walang sinasabi masasama kay Boy Tapang? Nagmura po ako kasi away namin yun eh. Nagmura po ako doon sa, ano, sa bahay ni record. Yeah, pero yung bang pinost niyo po na may sinabi kayong mga libelous, mga malisyosong mga panalita, wala. Walang cyber libel. Kasi alam ko po yung mangyayari. Kaya hindi po ako sumagot. Pero yung mga tao pong nagsalita ng mga hindi maganda laban sa inyo, paninilampuri, yun po, pwede tayo mag-cyber libel. Tutulong po kami. Okay? Sige po, si Boy Tapang daw, mamaya na lang daw magsalita. Yung, ano, may panawagan? Actually, sir, may post po siya sa Facebook 20 minutes ago kanina po. Kakagising ko lang, excited naman to. Oh, kalmahan mo, alam ko, pangarap mo yan umabot sa Tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada Girl dati. Asa na ang tawag, inihintay ko. Pero tinatawagan natin, sir, wala pong sumasagot po. Saan? Pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi niya tinatawagan? Ano, Shari? Hindi po, tinatawagan po natin, sir. Ringing po, hindi po sumasagot, sir. Pero yung nakausap natin kanina yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tapos kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni Ma'am Sherry White. Ayaw nga nila ng on-air. Ang gusto nila off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing yung lawyer daw po, Ma'am Sherry White, willing na ata magkipag-usap. So mas paganda kung lawyer, alam niya na anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post. Actually, sir, Rappi, meron din po akong lawyer. Pwede din po rin yun. Pwede din po siyang, yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Habang maris ano, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis, mas suwab yun kung kayong dalawa lang. Kasi hindi pag lawyer to lawyer, medyo ibang level napahiya na yun. Napaya na po kasi ako sa social media eh. Wala na yung anak ko eh. Wala nang pag-asa magkabalikan wala po kayo. Wala po. Ano pong mensahe nyo kay Boy Tapang? Wag ho kayo magsalita ng mga masakit. Alam ko po yun. Alam ko. Sige. Kasi sa Facebook nga po, hindi ako nagsalita ng di maganda. Dito pa po kaya. Sige po. Ano po yung mga gusto sabihin sa kanya? Nanunod po siya malamang kasi kinatbilis na po siya. Pinatay niya yung cellphone. Ano po? Ang gusto niyong ano? Ayan po, tingin sa camera. Mensahe niyo po sa kanya. Wala. Good luck. Yun lang. Good luck. Good luck sa'yo. Good luck sa atin.